Hello guys, what is up? Welcome back to another vlog. Today it is raining pretty hard, pero may good news tayo. It's because Project Raize already has its sway bar end links. Here it is. This is the Largus adjustable sway bar end links. So, in-explain ko sa previous vlog kung ano yung nangyayari and ano yung tumatama. And if you wanna watch it, the link is here. So, hindi ko na-explain for this vlog, but anyway, let's go ahead and install the sway bar end link. Just to give you guys a quick perspective, this is the stock sway bar end link. And yung total length nito is actually 310 millimeters. And then, if we take a look at the Largus na adjustable end link, this is 285 millimeters, which is actually where we want it. Naglift tayo ng 1 inch, so kailangan natin itong iksian by around 1 inch din. So here's a side-by-side comparison of the end link. So, ayan, mas maiksi siya talaga, guys. So currently, ito yung nagiging problem with the stock sway bar end link. As you can see, yung sway bar is hitting the lower control arm. Tingnan mo yung clearance niya, sobrang liit. So with the with the shorter na end link, pag umiksi na tong rod na to, at least itong sway bar aangat na siya so that it won't be hitting this area. So guys, we finally got out the nut over here, tsaka yung dito sa likod. We've loosened the other side already. Hindi ko na lang pinakita, pero we can finally take this off already. Oops. Pwede na natin tanggalin to. Dito sa baba, like that. Take this off now. And also this. Like that. Just like that. So now, there's no rod connecting the sway bar to this point over here. So ito, as you can see, gumagalaw to. Andito siya kanina. Kasi ang haba ng end link natin. Now that we're gonna shorten the end link that was here a while ago, the position will should now be somewhere here. Nakaganyan na yan. So, meron ka ng clearance dito sa baba. So, ito na yun, guys. This is the Largus adjustable end link. And right now, we're at the shortest setting. So, we're gonna place the bottom first. Papasok natin ng ganyan. Itong sa taas, susuksok lang natin dito ng ganyan. Oop, nawatanggalin sa baba. But, as you can see, with this length, malaki na yung clearance dito. So, hindi natatama yung sway bar with the lower control arm. So, that's what we're trying to achieve here. And ngayon, lalagyan na lang natin to ng supplied na washer tsaka nut. So guys, we have encountered an issue with these Largus adjustable sway bar links. And I'm super pissed about it. This is actually the original nut. Now, the nut that comes with the Largus end link is this one. Meron siyang parang plastic. Hindi siya rubber, plastic sa dulo. So that's what we put dito sa likod. And then, when I put it on, what happened was, the bolt started moving with it. Sumasabay siya, oh. So ngayon, it's still loose. Pero hindi ko na siya masikipan. And hindi ko na rin siya matanggal. Sobrang, what the heck is this? Ay, nako. Bakit sumasabay yung bolt? Shit, guys! Stupid moment of the day. Kaya pala tayo nahihirapan. It's because of this. Ang bobo ko! May Allen na key dito para hindi umikot yung ano, yung bolt. Kahina pa ako naghihirap dito. You just need to insert an Allen key there para maikot yung nut palabas. Oh my God! I didn't know better. Pati pala yung stock, meron siya yung parang pang-allen dito. Para hindi umikot yung bolt. Never think that you know everything, you know? Tsaka, always, it's always good to ask a friend who you think might know better than you, no? So, thank you to na, Mr. Po. Sabi ko, bro, bakit ganyan? Tapos nag-reply siya sa akin. Sabi niya, oh, eto, may kailangan mo ng allen. So, lifesaver, thank you. Yeah. So ayan na guys, nakakabit na siya yung Largus na adjustable sway bar end links. And if you look closely, malaki na yung space niya sa ilalim. Ayan o. Malaki rin yung clearance from the CV axle. So ngayon, all we have to do is tighten this tighten that one, tsaka yung sa taas. Testing, may hump sa harap,
we're gonna go diagonal to ano to activate the sway bars. Walang turok! Yes! Wala nang turok, baby! Ito, try natin dito. Medyo mabilis ha, pero hindi naman yung wild bilis. Medyo wild yan. Wala nang problema, guys! Woohoo! Yan guys, you can get a more accurate impression na of yung Tanabe UP210 lift springs. So since nakasakay yung dad ko inside the car, ayun, we're gonna go through some humps, review natin yung ano, ride comfort naman. Pero so far, kung may impressions ka, just say it. Now, what do you think of the suspension ba? Okay. Mas maganda na yung ride eh. Versus stock? Yes, versus stock. Ayun, no, tinu. Sobrang lambot, oh. Lalo na yung likod eh. Oo, oh, lambot. Like, you can really feel it sa likod na, yun yung mga ganun, parang wala na siya. Talagang okay siya. Parang wala! Oh. Guys, this is more comfortable than our Montero. And the Montero has so much shock travel. Yung mga ganung hump, yung parang hindi siya yung round hump, yung medyo square yung kwanto. Parang wala lang eh. Medyo mataas to eh. Yeah, taas natin dyan. Medyo parang overlanding na konti to. Then, idadaan ko guys yung tires sa yung walang ramp. Dun sa basically, bangketa na siya. Oh. Uy, kaya? Kaya. Wala. No, ilikod tatay ko ibagsak. Tapos i-rate mo yung feeling kung... Mm. Kasi yung stock, alam mo naman yung feeling. Diba? Okay, bagsak mo. Oh. Ay, parang wala eh. Diba? Oh, parang wala lang. It's as it. Ito. Diretso sa hump. No brakes. Diba? Cushioned. Although nagalaw ka nga sa loob ng car, pero cushioned. You never feel like parang, uy! Parang... Natapong ka. Oh, hindi masakit. Never siya masakit. As in, never na siya masakit. Even ito. Itong hump na ito looks like a square. Let's just go up. Grabe! Ang sarap niyang i-drive. Sobrang comfortable. Is it a good upgrade in terms of comfort? Yes! Kasi first, iwas ka na sa baha. Pwede ka na mag-overland kasi hindi ka na sa side sa mga bato. And at the same time, you get a very, very comfortable ride. Diba? Yun lang nga, mapapagastos ka sa adjustable na sway bar and links din. So, ikaw, what do you think? Worth it. Maski na yung tatlong oras na ginuhol natin dito, tatlong oras. Who says ginuhol? Ganyan yun. Tagalog yun. So, meron pa palang natitirang parts, guys. Tama. Rainy season. Bumabagyo ngayon. Yun nga eh. Meron na tayong... Floor mat. 3D matting. Oh, so hindi lang normal floor mats, 3D matting na talagang nakasukat for the car. And of course, the best of the best, shout out to Hippotech Mat. Hindi kami sponsored ah guys, pero we have been supporters talaga of the Hippotech Mat kasi for the GR Yaris, gumawa sila ng special na left-hand drive 3D mats for the GR Yaris. And so support tayo sa kanila. So here it is guys, Hippotech Mat for the Raize. So these are 3D printed na parang vulcanized rubber siya eh. Tapos sobrang tibay na to. Subok ko na to kay Project GR Yaris and 100% sure perfect yung fit. So kabit na natin, let's go. So as you guys know, ito yung sa stock. And yung pinovide ng Toyota, hindi talaga maganda kasi although nakasulat Raize, pero sobrang nipis guys, tsaka hindi talaga maganda. Basically, talagang isasaksak mo lang to eh. Ganyan lang. Tapon mo lang. Oh, tapon mo lang. Tapos yan, perfect fit. So as you guys can see, sakto talaga siya in all corners. Very, very good fit. So dito sa driver's side guys, as you can see, merong butas dito. Diyan nagki-clip yung para hindi siya mag-slide. So swak na swak yan dapat. Yan o, swak. Tapos iti-twist mo lang ng ganyan. Yun. So, perfect fit. Yan o. Oh. Very nice. Very nice. Yan. So, out with the old, in with the new. Lalapag mo lang ng ganyan yan. Lapag. Tapos, konting palo. And then, swak. Saktong-sakto. Pati yun dito sa may seatbelt area, talagang they provided a talagang shape for that. So, yan. Super sakto siya. Literally, ilalapag mo lang dyan. Check natin yung fit. Mukhang perfect fit, ah. Perfect all around.
Yan, pati yung hooks, accessible yung hooks. All right. So I don't know if you guys noticed something different with the front of the Toyota Raize, but here is what my dad did. Yung air dam dito sa harap, itong tinuturo ko, is now a lot smaller because my dad cut it to access more ground clearance. Ito yung pinutol natin. Yan yung tinanggal niya. So this is almost 1.5 inches. Yeah, so makapal. Magtanong sila, ba't nagtira pa tayo ng kapiraso? Ah, yeah, kasi pangit, guys, if you, ano. If you take out the whole thing pangit, it's gonna expose the clips. And it's not gonna look good, so nagtira tayo ng konti. Para at least kahit pa paano, may effect pa rin yung air dam. Yun lang, we cut it, and ano, para malaking ground clearance. Also, just an update for the rear, itong auto project na D-pillar trim. Natatanggal siya, guys, as you can see over here. Dadagdagan na lang namin ng double-sided tape to and then stick it back on. But if this happens once again and natanggal siya ulit, eh baka tanggalin na lang natin to because it's not worth having a part na natatanggal parati. So to end the vlog, guys, this is the last part na papakita ng dad ko. Medyo magic to. Ayun. So it's a magnetic sunshade for the windows ng Raize. So, sukat nga natin. Yan, idikit mo. So, may effect ba? Tanggalin mo nga. Oo. Tapos, dagay mo. May exposed metal pa dito sa frame ng window. So, dyan siya nagmamagnet. And, to take it off, and gaganunin mo lang. And then, to put it back on. Yan, ganyan lang. Tapos, may guide siyang kasama. Idikit mo rito. Para yung mas okay ata dito. Hindi, marami yan eh. Tatlo yan. Ganyan siya. So lalagay mo lang siya dyan. Baliktad. Tama yan. Ay, oh. Putol para may access ka pa rin sa side mirror. Oo. So, malaking tulong to. Lalo na kunyari light and tint nyo. Tapos, alam na mga nagbabiyahe sa NLEX, SLEX sa umaga. Oh, yung wala sun. Ang tint, yung sun na. Yung sun. Oh. Ito talaga, nakakatulong. Okay. So this is available in Peter's Garage. Peter's Garage. Okay, link is in the description box. So PM lang is the key. Yes. And then if you wanna get your own Raize magnetic sunshade, yan siya. Ganda. Accessible yung ano side mirror. Yan, malaking difference. Okay guys, so that's about it for this vlog. Naayos na natin finally yung lift kit ng Project Raize. You guys know what's next. Ayos na yung lift kit. So, there's something next that's gonna be exciting. Malapit na tayo sa exciting part. Oh, malapit na tayo sa exciting part. So anyway, I hope you guys enjoyed. And if you did, don't forget to hit that like button and subscribe to my channel for future Raize content. We'll see you guys next time. You guys take care. Goodbye.